sa maraming sulok ng mundo, pato ang cellphone app na TikTok. Hindi ka nga raw mauubusan ng panonoodin sa iyong For You page o FYP. Ngunit ito ang nauuso na hindi ko pa gaano nasasakyan. Hindi ko maintindihan tong TikTok. Sinasabi nila ipapakita sa akin yung mga videos na tungkol sa mga interest ko. Motorcycle accident, di man ako nagmamotor, funny dog videos, ayun, mahilig ako sa aso, okay, fine. Madalas kasing sabihin sa akin, Howie, mag-TikTok ka na para maging relevant ka. Ako, mahigit 20 years na ako gumagawa ng documentary, long form. Paano ako mag-a-adjust sa ganitong klaseng format? Lalong sumikat ang TikTok bilang pampalipas oras na magsimula ang pandemya. Fill in the blanks. Paano ka sasandukin yan? Pero parang virus din itong lumaganap sa mundo. At ngayon, marami nang nangangamba tungkol dito. May mga bansa pang ipinagbawal na ang paggamit nito. Sa dami na may account, ang karamihan ng kakilala ko ay hindi pa nagti-TikTok. Ngayong gabi, aalamin ko kung ano pa nga bang meron dito. At isang napakabigat na desisyon kung magiging TikToker na rin ang isang kilala nyong Tito. Sa liblib na bahaging ito ng Lipa, Batangas, may pinagkakaguluhan sa isang kusina. May mistulang mga paparazzi. Di bali ng siksikan, makunan lang ng video ang buong proseso ng pagluluto ng Lomi. Kung hilig ninyo ang panunood ng mga food vlogs sa TikTok, malamang nakita mo na sila. Ito ang Team Patakam. Sinusuyod nila ngayon ang iba't ibang kainan dito sa Batangas para gawing content sa mga sarili nilang vlog sa TikTok. Kaya magigitaw, kaya kawain yung panghalo niya kasi lagi nababali pag ano, pag ano, sa sobrang ano. Una na itong napuntahan ng Batanggenyong si Jayza Recinto. Yan, yeah, lumi agad sa kalitsyon kawali. First bite! Thank you, Lord! Sobrang panalo pa rin talaga ng A&B Duhata. Okay naman ang sarap! Nakakatulong ba ang mga vloggers sa mga ganitong klaseng negosyo? Ayos po, dahil kami po yung nag-umpisa yung 2014 na taga-taga dito nilang po yung aming customer. Tapos nauso po yung social media, nauso po yung mga pagpo-post, pag-video. Hanggang nakarating kung saan sana po yung aming video, kaya po pinupuntahan kami. Mm. So anong tingin niyo dito sa grupong ito? May dumating ngayon? Amazing. Bakit? Siyempre po, ibang level na po ito. Ito po yung mga ano... Nakapaskil din ang mga sticker na iniiwan ng mga bisitang dumaan na sa kanila. Yan, Kilala ang Team Pataka sa paggawa ng TikTok content tungkol sa mga pagkaing pangmasa o yung sulit at abot-kaya. Sinandok na at ire-ready na. Ayan na! Dumating na mga in-order namin na lomi. Overload. Sa dami ng lomihan dito sa Batangas, dito pinili pumunta itong Team Patakam. Malalaman natin kung deserving ba talaga yung biyahe namin lahat dito. Kain na tayo! Bukod sa kubyertos, hawak nila ang cellphone at ibang mga gadget na gamit nila para sa pagva-vlog. Ang isa sa may pinakamaraming followers sa Team Patakam ay si Lane Bernardo. 7 taon siyang flight attendant at sumubok gumawa ng beauty vlog noong taong 2018. Pero ang pumatok ay ang kanyang food vlog na sinimulan lang niya noong 2022. Sakto lang yun yung lasa niya, hindi siya maalat. Actually, kasi nag-start ako, sir, for fun lang talaga. Ano lang talaga, out of nowhere, sige, upload ko to. Tapos, nagulat na lang ako na may isang video ako na nag-viral din kasi talaga. Sabi ko, why not tuloy-tuloy ko na din siya. Nasa halos 800,000 na ang followers ni Lane sa TikTok. Mula na magsimula siya mag-post dito, nito lang Enero 2023.
So, pag sa TikTok kasi, straight to the point. So, kumbaga, kung hindi interesting yung video mo, swipe up. Pero kapag interesting, parang kumbaga sa TikTok kasi, yung kwento nandun agad eh. Parang hindi na, wala nang paligoy-ligoy pa. Ikatlong beses na ng grupo magsama-sama sa paggawa ng content. At unang beses ito mag-out of town. Bakit ka nag-decide na mag-collaborate sa ibang food vloggers? Kami lima na mga kasama ko ngayon. Kami yung mga last year na malalakas yung videos. Parang kumbaga, kung panonoodin mo yung mga videos na ina-upload namin, salitan lang kami ng mga nagva-viral na videos. Tapos, nagkakaroon pa ng competition kung sino mauna. Ngayon, ang inisip namin, why not maging magtulong-tulong na lang kami? Kung halimbawa may gusto kami i-promote na small business, kami na lang yung magsama-sama at tumulong doon kesa nagkakaroon pa ng competition. Di ba ibang texture yung malapot na medyo malapot? Sila-sila ang nagkakamera ng bawat isa. Ang gusto kong malaman, paano kung hindi masarap ang mga nire-review nila? Gaano sila kaprangka? Nutong. Saktong-sakto lang talaga ang pagkalapit. Pag hindi masarap, wala akong maririnig na sinabi kong masarap. Okay. Talagang sulit to. Oh. Sakto yung presyo niya. Nakakabusog. Yeah. Nakakabusog to. Parang ano, pwede na. Mga ganon. Pero pag may masarap, yun talaga masarap. Pag, pag hindi ako nasarapan personally, nilalabas ko pa rin naman, pero di ko sinasabi na may masarap talaga. Hindi mo, wala yung masarap sa word. Oo. Hindi mo lalaitin. Sasabihin na lang personally sa business owner na. Oh, yeah. Gugulungan mo na lang. Ito sana sir, next time. Sarap. Mas sumarap siya. Panalo. Hindi tulad ng YouTube na nagbabayad. Hindi sila direktang kumikita mula sa TikTok. Sa mga sponsor at collab sila nakakabawi. Lechon Kawali. Actually, yun yung ano yung inaakala din ng madaming tao na for example, gagawa lang yan ng video, 3 minutes, super dali ng work. Pero hindi eh. Kasi usually, pag-shoot sa video, it takes parang 2 hours to 4 hours. Yung editing namin na 3-minute video itself, it takes us 3 hours or 4 hours din. So basically, para kaming day worker na 8 oras yung inaalat namin para sa isang 3-minute video. Kasi madalas street food pa nga. Mostly kasi like for example, TikTok and Facebook. Our market kasi is mostly masa talaga eh. Dumayo na tayo ng Valenzuela para matikman itong 2 pesos na lugaw ni Mang Romy. So pagka nagpunta ka sa mga high-end, masa will not di ba? Relate to that. Okay lang ang views, di ba? So maghahanap ka rin ng mga yung talagang panglahatan. Kasi dapat naman when you create a content, dapat relatable. Yeah. Relatable siya dun sa mga audience mo para may konting kurot. Saka mas fulfilling sir pag ganun, napaviral mo yung mga small businesses eh. Mas masarap sa pakiramdam ganun, di ba? Ang sarap ng feeling pag nakikita mo pinipilahan, di ba? Saka yung biroy mo 1 million views na small business na nakakuha sila ng million of views para sa nila kukunin yung panggastos doon para makakuha sila ng promotion yun. Promotion, free promotion para sa kanila yun. Ilang million yung gagastos nila doon. Oo, pero sa wala silang ginastos sa ano. Kaya mas fulfilling para sa amin. Meron na naman pinagkakaguluhan dito. Masarap nga, kakaiba guys, kakaiba. Balito nga pala ang nagva-viral na hotdog ni Kuya Daga na matatagpuan lamang sa tapat ng One Solar Building dito sa Divisoria. Sa tulong ng mga vlog na nagiging viral sa TikTok, nakikilala ang mga maliliit na negosyo ng libre. At minsan, dinudumog. So yun talaga yung main goal ko, makatulong sa mga small business, sa mga hindi napapansin ng mga karinderya, yung mga, hindi nabibigyan ng chance para ma-publish ng mga ganyang klaseng platform. Versus sa pagkakikita, siguro bonus na lang po talaga yun. Hi guys! Sasamahan niyo kami tikman at support. Isa pa sa mga hinahanap ni Lane sa paggawa ng content, ang story ng mismong tindero. Daig pa ni Kuya yung ibang may kompleto na paa. Like po yung na-feature ko dun sa may Sampaloc, yung si Kuya Rado na nagtitinda ng lugaw, nasa umaga nagtitinda ng lugaw, sa gabi tricycle driver. Hindi ko alam paano niya nagagawa yun, pero opo, isa lang yung paa niya. Nakakabilib po, di ba? Paano kayo nakakadiscover ng masarap pero hindi pa kilala, obscure, tas kayo nag... Di ba mas okay yung feeling na gano'n? Kayo nagpa-trend, kayo nagpa... Kasi madali na naman puntahan yung popular na eh. Yung balot, kaming lima yung million nun. Kayo rin. Sa isang group sa Facebook,
picture lang. Picture lang siya. Actually, si Jason na nakita ko lang sa Facebook group. Hindi pa siya nagva-viral, no? Hindi pa. 3 days pa lang siya nun eh. Oh. So sabi lang, uy, pwede to ha. Potential to. Bukod sa pagkain, patok din pala sa mga Pinoy ang pag-aaral sa TikTok ng wikang Ingles. Hello class, it's your human dictionary translator, contact provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ito ang natuklasan ni Ayin Bernos. Paano natin sasabihin ng pang-ilan ka sa magkakapatid in English? Where do you fall in your family's birth order? Dating English teacher sa Spain at ngayon ay full-time sa kanyang negosyo at paggawa ng TikTok content. Ang kanyang TikTok page ng English lessons, halos 3 milyon na ang followers. Ang literal na translation ng ulam ay bayan. Nagsimula po yun actually kasi gumawa ako ng account na Tagalog. Kasi Inglesera ako doon sa isa kong account. Tapos, nung nagtanong sila ng mga grammar lessons, I guess na-curious lang sila kasi nga medyo ma-arte rin ako mag-salita. Is it just me or is the dice roll increasingly ubiquitous? Pero pagka nagtatanong po sila ng, ano, Miss Ayin, ano yung sinabi mo? Ano yung vocabulary na yan? Ganyan, paki-explain po. So ayun po, super mind-blowing siya talaga to me kasi hindi ko akalain na merong lugar on the digital space for a teacher. Kasi parang ang reputation ng classroom learning or just education in general is iniiwasan ng mga bata or boring or ganyan. Pero na-realize ko na ando naman pala yung thirst for learning. People want to learn. Teacher din ako noon pero traditional ang paraan ng pagtuturo. Ngayon ginagamit na rin ng TikTok para sa mga aralin. Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher back at it again with another word of the day. Paano nga ba gumawa ng educational content na pumapalo ng milyon ang views? So for example, today sasagot tayo ng isang tanong. Sabi niya sa akin, Miss Ayin, use complaints and complain in a sentence kasi nalilito sila. Ano ba yung complaint sa complain? Syempre sa Tagalog, reklamo lang naman yun. So, anong pinagkaiba niya in English? So, what I do is, I reply with a video. Miss Ayin, use complaints and complain in a sentence. Hello class, it's your human dictionary, translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day with Sir Howie Severino! Ayan, tapos naka-pause na naman. So, finilm ko siya. Okay. So, maraming kang cuts. Ganun lang siya, sir. As in, ipe-press mo lang. Tapos na. Tapos pagka mag-iisa pa ka ulit, stop. So, after nun, hindi ko na siya i-edit masyado. Ang complain, yung walang T, ibig sabihin yan yung act ng pagre-reklamo. So, yun yung ginagawa mo. I complain to my friends. Pero, Sir Howie, anong ibig sabihin ng complaint? Yung complaint na may T, pag nilagyan mo ng T yung complain, ay nagiging noun, no? So, yun ang action. Kung yung complain ay yung act, or to complain, yung complaint, yung pinaka-resulta ng pag-complain mo. Yun ang complaint. Yun. O sa Tagalog, reklamo. Meron pa ba kayong ibang tanong? Comment below! O baka meron kayong complaint. Ang ganda! Karamihan sa mga nanonood ng TikTok ay mga kabataan o Gen Z. Mapa-content creator man o yung hanggang nood lang. Katulad ni Jessica, na umaabot ng 10 oras ang nauubos kada araw sa pagti-TikTok. Kung si Ayin, English grammar ang itinuturo, may mga tulad ni Mona Magno Veluz o mas kilala sa TikTok bilang Mighty Magulang. Isang genealogist at national president ng Autism Society ng Pilipinas. It's August 28th and today in Philippine history, Yuno Rivera passed away in 1893. Kahit abala sa trabaho, naisisingit ni Mona ang paggawa ng content sa TikTok. At kasaysayan ang isa sa napili niyang talakayin. Ayoko magsayaw. Magagalit ang mga anak ko. Ayoko mag-dub. The only content I could make, honestly, was really history and genealogy. Kasi that, I have so much material, that's my passion, that's going to be genuine talaga. Pero ang dami nagsabi sa akin, sabi nila, ano daw,
masyadong mahaba. Dapat 8 seconds lang, dapat gumamit ako ng trending audio, dapat medyo kitsch yung dating ng material. Pero hindi talaga, talking head ako talaga eh. Nanay nga. So that's also why I leverage Mighty Magulang. Meow meow. In 1986, there was a renewed pride in being Filipino. Bihira ang mga magulang katulad ni Mona na makikita mong gumagawa ng content sa TikTok. Meow meow. Kaya ikinagulat din niya ang biglang pagdami ng kanyang followers dito. I started July 2021. My first viral video was September. So parang by September, I already had 200,000 followers. So that's a big jump for any account. I do not have an advanced degree in history, but I do have a master's degree in applied business economics. Ang pinakaunang viral video ni Mona ay tungkol sa epekto ng martial law sa ekonomiya. So, a farmer who earned 100 pesos in 1962 earned 70 pesos in 1986. When I discussed it and talked about it, people were countering me na hindi totoo yan, hindi nangyari yan. Parang, bakit, paano nangyari yan? Eh, maganda ang buhay namin, di ba? All of that kind of logic na parang, pag sabihin mong umuulan sa amin, sabihin nila, bakit sa amin hindi umuulan? Parang ganun yung logic nila eh, all of that. Then I realized na parang ang marami palang nangyayari in the background. So I looked na, uy, grabe, this is wrong, this is misinformation. Historians Blair and Robertson edited 55 volumes of Philippine history covering 1493 to 1898. The Taliano clan and the Kingdom of Maharlika were never mentioned. Sinasamahan ni Mona ng mga source ng info ang kanyang mga video. Spanish explorers. Welcome to Dasmariñas City! Kung minsan, pinupuntahan mismo ni Mona ang paksa ng kanyang content. Tulad na nahanap niyang People Power Monument malapit sa kanyang bahay sa Dasmariñas, Cavite. I will not go to social media, any form of social media, as a source of truth. Pero apparently for this generation, that is a behavior that we have to kind of consider. I felt responsible to a certain degree. Kasi parang feeling ko, I was part of a generation na natulog sa kangkungan. We did not repeat the learnings of martial law enough. Yun, parang push sa akin yun to, okay, let's talk a little bit more about things that you are not understanding correctly. Naniniwala si Mona na sa paraan niya ng pagbibigay kaalaman sa TikTok, nakatutulong siya sa pagtutuwid ng mga baluktot na impormasyon na kumakalat online. I am seeing a lot of young people now do history content. They appear on my feed, like the reenactment folks. Naaliw ako sa kanila kasi nagko-costume sila. They reenact events in our history. I think there is that pushback on this information and pushback on alternative history. Anong pinagkaiba ng You Belong With Me at You Belong To Me? So, yun yung natutuwa ako kasi minsan nakakuha ko sa comments. People would say na Miss Ayin, nag-perform ako well in school or mas nag-participate ako. Or Miss Ayin, nag-i-English na ako kahit na barok ako. So, yung kahit yung attitude change lang na hindi naman necessarily, syempre, perfect na ang grammar ng mga tao or talagang spoken in English na sila. Pero, natutuwa po ako because people are now willing to try. Ang 14 na taong gulang na si Jessica, nagagamit daw ang TikTok sa pag-aaral, pero hindi dahil sa educational content dito. Pag gumagamit po ako ng TikTok, parang nakakalimutan ko po yung mga problema ko, ganun. Yung mga assignment ko gano'n, masyado na rin po kasi mayroon ko, lalo na pong third grade ngayon. Parang may reporting, tas groupings, may mga project din po. Kaya mayroon din po, pag-iisipin mo po, madami po. Yung mga POV po, pati lyrics, parang bang po, gumagawa ko ng assignment, nakakarinig po ako ng tugtog. Tsaka pang-motivate na rin po. Inaabot siya ng hanggang alas 3 ng madaling araw sa pagtitiktok. Parang kasi po di po namamalayan yung oras kasi po mabilis sumandar. Kaya gulat na lang po ako, madaling araw na po. Sinasaway ko rin naman siya minsan, pero minsan kasi pinapabayaan ko lalo na pag wala namang pasok na bukasan.
Binababayaan ko lang siya, pero wag naman yung sobra. May limitasyon naman sila kasi sa akin. Mula sa mga tahanan, nagiging problema rin ang TikTok para sa mga pamahalaan. May ilang bansa ang nagbabawal gumamit ng TikTok sa kanilang government-issued cellphones, tulad ng Amerika, Australia at United Kingdom. Samantala sa India, ipinagbawal na ang TikTok sa kahit anong device. Nangangamba ang maraming bansa dahil sa banta sa privacy at cybersecurity. Ang sinasabi ng mga analyst, pag ang kumpanya mo nakabase sa China, mandated ka kapag sinabihan ka ng Chinese government to turn over data pag hiningi nila. Nakabase sa China ang kumpanyang ByteDance na nag-develop ng TikTok. Sa ngayon, wala pang ebidensya kung kinukuha nga ng China ang mga data ng mga users sa TikTok. Nasabit pa nga si Utoy, saka excited na namatimusan. Pero hindi rin garantisadong hindi to gagawin ng China. Ano dapat ang gawin ng gobyerno? Hirap na tanong yan eh. Kasi over-regulation is something and government overreach is something we should be wary of. I would suggest the firewalling of TikTok devices and do information campaigns sa National Privacy Commission at DICT. What do you mean by firewalling devices? Firewalling devices, naka-isolate yung device na hindi siya konektado sa network na may sensitive data. Mm. Or hindi siya bit-bit ng taong sensitive ang location or contact lists. Ayon sa National Privacy Commission ng Pilipinas, maaari silang magtakda ng regulasyon sa paggamit ng TikTok. Meron na bang konkretong insidente na nagbibigay ng dahilan para imbestigahan ng gobyerno ang TikTok? Actually po sir, sa pagkakaalam ko po ay wala pa po kasing formally nagpa-file ng complaint sa National Privacy Commission na ano po in relation to this, no, in relation sa TikTok. You know, basically what you spoke about earlier. Paglilinaw ni Tof Rada, head ng public policy ng TikTok sa bansa, walang basihan ang mga aligasyon sa kanilang kumpanya. Well, first of all, Howie, I think we have to clarify. Walang TikTok sa China. TikTok does not operate in China. We are a global company with offices in the United States and Singapore. And like I said, that's where our data is stored. And we have made assurances at the highest levels of our organization that we will never share that data. And we will, you know, we have never been asked and we will never share it, even if we are asked. We are a private company and our concerns are separate from any of these political considerations. Dahil sa paglago ng TikTok sa Pilipinas, meron kaming nalalaman mga cases ng addiction ng mga kabataan dito sa TikTok. No? Anong pananaw nyo na maraming na-addict ngayon sa TikTok? Well, for us, Howie, it's very clear that we want people to be responsible users on the platform. For users under 18, we have a feature for screen time limits that if you spend too much time on the platform, you will get a prompt and tell you are spending too much time on the platform. Moreover, for minor users, meaning under 18 also, parents have the option, I'm sure a lot of kids will not be very happy about this, but parents have the option to pair their accounts with their kids. And that way, they are allowed to monitor the screen time their kids have, see the type of content that they consume, and try to filter some of the more negative things that might come into the feeds of their children. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paglago ng TikTok sa mundo. At hindi pa natin masasabi na hindi lalaki ang mga issue laban dito. Kung sakaling maban ang TikTok sa bansa, iba-iba ang pwede maging epekto nito. For me, sir, ako talagang pinagdadasal ko na lang talaga. Ang pinaka-hope ko na lang is maging maayos siya, matapos na yung issue, in a positive outcome. Kasi marami kasing maaapektuhan ng mga small business, yung mga, lalo na yung mga content creators na ito yung parang talagang pinagkakitaan na nila. Anong mawawala sa'yo kung maban ang TikTok? Community. I am also appreciative of TikTok for the reach. Sa totoo lang, hindi ma-compare ang reach ng TikTok doon sa ibang platforms. Dahil, again, hindi naman ito... This is an advocacy. This is something that I think I can massage to use other platforms. I can go face-to-face. Di ba? Maraming paraan. Hindi kailangan yung platform na yun lang. I actually think
Siyempre, yung mga tao rin po, yung community na na-build. And hindi madaling i-build ang community. So, yun talaga yung number one na mawawala. Na talagang pag iniisip ko kung mangyayari yun, anong mangyayari dun sa community na binuo natin? Masarap. Sa kabila ng popularidad at magagandang dulot ng TikTok, may hinala pa rin ang ilang gobyerno tulad ng Amerika na nasa likod ng TikTok ang kapangyarihan ng China. At hindi may alis ang banta ng panganib. Marahil, hindi nga ito mababaw lang na pampalipas oras. May account man ako sa TikTok, inactive ito at wala pa akong anumang video na ina-upload. Pero dahil din sa mga nakilala kong mga content creator, magbabago na ito. Hello, it's me, ang inyong Hala Man. Isa ito sa paborito kong halaman dito sa amin, itong mariposa orchid. Sa akin, sakto lang kasi kasama ako sa mga nag-aakala noon na puro kalokohan, kababawan, at maging kasinungalingan lang ang TikTok. Word of the day with Sir Howie Severino! Narciso Claveria became the Governor General of the Philippines in 18... Nalaman ko na marami rin naman palang nagpapaangat sa kamalayan ng mga manunood at nagbibigay halaga sa katotohanan. At dahil nasa TikTok na ang milyong-milyong kabataan, tayong may magagandang hangarin para sa kanila ay dapat naroon din. Otherwise known as Kupersia. Mula Silipan, Batangas at Dasmariñas, Cavite, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Hello, it's me, ang inyong Hala Man. Isa pang favorite ko dito sa garden ko ay ito. Tassel fern. Ang scientific name niya ay Kupersia, isang Philippine native. Hanggang sa muli, tandaan, ang halaman ay parang tao. Kailangan ng araw, tubig at pag-aaruga.